nila ngayon, ito po yung kanilang mga magulang. Kaya ho, sa mga magulang ni RJ, mga magulang po ni Angel, atin po silang kilalanin at patayuin at palakpakan po natin sila. Silang ginamit ng Panginoon para ho sa buhay ng dalawang ito. Kaya ho, bibigyan natin ng pagkakataon si Angel at si RJ upang ipadama ang kanilang galing sa puso na pagpapasalamat. Mama, Daddy, thank you na ano, sa 25 years, naging mabuti kayong parents sa akin. Napaka-bless ko na kayo yung mga magulang ko. Thank you kasi kahit na matigas yung ulo ko, ano, nandiyan pa rin kayo lagi. At salamat kasi lagi niyo akong sinusuportahan sa buong taon na malagi ako sa inyo. Ngayon, may asawa na. Excited! Ayo, si RJ, siya na yung nasusunod sa akin. Yun. Pero sobrang love na love ko kayo. Thank you talaga sa buhay niyo. At marami pa pong pagkakataon na magkakasama tayo. I love you, Mama, Daddy. Atin pong palakpakan ng mga magulang ko. Angel? Kay Mama, kay Papa, sabi ko nga, sa pagbuo namin ni Angel ng pamilya, kayo po yung inspirasyon ko sa pagbuo namin ng mga, paggawa namin ng mga anak. Kayo rin inspirasyon ko. Kaya salamat, Mama, Papa. Hindi naman kami lilisan. Madadalaw-dalaw kami sa inyo. And I always treasure yung mga kain natin gabi-gabi. Yung ating labas-labas. Mahal na mahal ko kayo. And thank you, pinakita nyo sa akin kung paano maging tunay na parents. Mahal na mahal ko po kayo, Mama and Papa. Love you. Thank you. Thank you sa Lord na kayo ang parents ko. Noon, ayaw ko eh. Pero ngayon, nagpapasalamat ako na kayo ang parents ko. Thank you. Palakpakan po natin ang mga magulang Pastor RJ. Habang bumabalik dito sa harapan ng mag-asawa, ay atin pong ipanalangin ang kanilang mga magulang at basbasan ng Panginoon ang kanilang mga pagsikap, kanilang mga sakripisyo, kanilang mga ginawa po para kay RJ, para kay Angel. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat narinig po namin, Panginoon, how thankful they are sa kanilang mga parents. Ginamit po sila sa buhay po ng amin pong mga kapatid sa dalawang ito, Panginoon Diyos, upang sila'y bugi, upang ibigay ang magandang pinagbabasan po sa kanila. Salamat sa kanilang mga sakripisyo, pagmamahalan, pagkalinga. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang bahala ng magandang bala po sa kanilang mga buhay. Ito ang namin dalangin in Jesus' name. Amen at amen. Pakaupo na po ang mga magulang. Minsan pa natin palakpakan po ang mga magulang. Para po sa ating candlelight ceremony, para sa liwanag na bigay ng Panginoon ay at
nabaksihan. Ang kanila po, natatangi po, nakapahayagan po ng pakilala sa liwanag na bigay ng Panginoon. Ang liwanag na nasa kandila, sa gitna kandila ay liwanag ng Panginoon. Kumakatawan sa ating Panginoon. At ang kandila sa dalawang ilit ay kumakatawan sa inyong buhay. RJ, ang kandila niya, mula nang tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay, nakasumpong ka ng liwanag ng Panginoon. At alam ko na ito ang sasabihin ng mahalaga. Ang sasabihin natin, pinakamahalagang relasyon ng sumpuhan mo. Ang relasyon sa Panginoon at ang liwanag na binibigay ng Panginoon. At yun, kaya naman, yun dyan, nang tanggapin mo ang Panginoon na nasumpuhan mo ang kanyang liwanag. Ang liwanag niya, ang binibigay buhay, nagbigay na grasyon, pagkakasin sa iyo at lakas, inspirasyon. Sa inyong pagsasama, palandaan ninyo, RJ, ang iyong kapanin, ipatama ang pagkakalala at suporta sa iyong kalya. Bilang sinasabi yung weak aggressor, sila yung madaling makapekawa ng problema, sila yung madaling madepress, maybe generally. Ang mga babae ay kapag nakikita nila yung problema, makaatake ang mga pag-aalala. Kaya, there are times na tila baga yung lakas sa iyong loob ay unti-unting nawawala, nabukos, parang nawawala. Ang liwanag minsan direksyon ng buhay. Pastor RJ, alam mo na, dapat mong gawin sa panahon, nawawala ang kanyang direksyon, nawawala ang kanyang gana, nawawala minsan ang pag-asa, nakakit pa ng problema. Minsan pa, may ipatama sa kanya ang iyong support at bilang kanya. Binigyan mo muli ng liwanag, inspirasyon ng kanyang buhay. At ganoon din naman sa iyo, Pastor RJ. Bagaman alam ko na marami kang alam sa banal na kasulatan, subalit dadating ang mga punto na mararanasan mo din ng pagdamang problema, ng pagdamang amot, at minsan, magising tayo na sa katotohanan na hindi pala lahat ng mga binitakaw ko ay kaya kong gawin. At ikaw rin, discourage. At ikaw din ang mga problema. Mayroon times na lulungkot. Mayroon times, parang gusto yung lumilap. At hindi ba yung mawawala ang liwanag sa iyong buhay. Angel, alam ko na nandiyan ka. Hindi para sisihin ang iyong asawa. Kundi nandiyan ka para supportahan. At hindi kayo na muli ang iyong assurance sa kanya na nandiyan ka sa likod niya, ang iyong pagbibigay na kasunto, pagbibigay na motivation, pagbibigay na encouragement sa iyong asawa, ito ang pagkakataon mo. Sa balit ng mga pagkakataon mo talagang sa buhay na pag-asa, sa buhay pag-asawa, sa pagsasama, sa mahirap talaga yung kaliwanan, sa kaya na ginagawa niyo naman, yung gampanin, pero dumalitin sa punto na pagkakamuhan, minsan, ang sakit, pareho pa kayo nakakaitawa ng problema, at dumadating yung puto na hindi nyo managaluhan na, bakit din ito nangyayari sa pagdala ng lahat ng mga ginagawa. At hindi baga, mismong yung liwanag nyo pareho, parang nawawala, parang namamahal. Tandaan ninyo, Pastor RJ, ng Angel, hindi pangako sa iyo kung hindi biyaya galing sa loob ng Panginoon ang kailangan mo, ang kailangan mo, ang kailangan niya. Kaya sa panahong tila baga nawawala pareho ang inyong singla, ang inspirasyon, ang lakas ng loob, ang tibay, ang pag-asa, hindi nawawala sa Panginoon. Kaya muli po rin ng pag-asa ang inyong buhay sa pamagitan ng kanyang liwanag. Ganyan-ganyan po ang maganda sa Panginoon. Minsan din natin makaalala ang mga pangako pero ang Diyos nilalagay mo sa kanyang pangako. Ang Panginoon naman natin, siya ang magpakailanman. Ang kanyang liwanag ay nasa inyo at siya nangako na hindi kayo iiwan, hindi kayo pababayaan. Marami sa mga pagsasama ng mga pagsasawang nalito, kayo ang napapatunay, lalo na sa mga niyong mga ina, at hindi naman nasa kong kukuhanan. Hindi naman dito process yan. Hindi naman laging honeymoon.
liwanag ng Panginoon. At sa mga naparito, maraming hindi mo pa nasumpungan ang liwanag na ito. Bakit? Galing po sa puso na sinasabi kami ni Pastor Archie at ni Angel. Ang kanilang mga binibitaw ang usap na sentro ang Panginoon. Sapagkat sinasabi ng Biblia, kapag una ang Diyos sa inyong buhay, ibibigay niya lahat sa inyo. Kasama po doon ang kaligtasan, ibibigay ng Panginoon. Kaya inaanyahan po ang lahat sa sandali ito na yumuko at ipagkatiwala po sa Diyos. Hindi lang po kasama po nila kundi pagkasama ng mga magsasawa na dito, mga pamilya at mga individual. Kaya po yung nalangan. Panginoon, maraming salamat po. Sapagkat ikaw ang gabay, ikaw ang liwanag, ikaw ang pataas ng aming buhay. Ang pagsasama na dumadaan sa mga pagsubok na maraming pa, na kami hindi naman ito pabayaan. Ang iyo po, Panginoon Diyos, na protection, ang covering, ay tanggapin ng mag-asawang ito. At ganoon din po sa mga narito, ng mga nasasama. Ano mang problema ang dinaraanan, alam niyo po. Ano man po mga pagsubok po, maraming sa kanilang finances. Maraming po, Panginoon, pagsubok sa kanilang relasyon ngayon. Panginoon, aming pumilig na napapanalili niyo po, Panginoon, ang sigla at tamis ng pamamahalan. At kung papaano, Panginoon Diyos, na naging sentro ng buhay ng mag-asawa nito ay ikaw, amin din pong nais pakawakan at maranasan pala ng pangako nito ng iyong mga salita na kung ikaw ang una, iba't bibigay mo sa lugar at ang lahat ng aming mga pangangailangan. At kung sino man sa amin na naparito, Panginoon, maybe for the first time, alam na Panginoon niya na ang Panginoon ay hindi kaliiwan, hindi ka pababayaan at nais siyang bigay sa iyong kaligtasan at tagumpay. Mangyaring sundan na lang ang panalangin ito, panalangin ng patanggap sa liwanag, pag-asa, kaligtasan ng Panginoon. Huwag kang maya sa iyong kinakaupuan, sundan mo lang ang panalangin ito upang tanggapin mo ang baspas, ang kaligtasan ng Panginoon. Panginoon Jesus, maaari mo ulitin sa iyong kinakaupuan, maaari sa iyong isipan na Panginoon Diyos, kinikilala ko po ang iyong pamamahal. Nais ko po na tanggapin ito. At ganun din, Panginoon, pagsisihan ang aking mga kasalanan, papasukin ka sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At ikaw ang masilbing liwanag ng aking buhay, ng aming mga pagsasama, ng aming pamilya. Alam po namin, hindi mo ang pababayaan at ibigay mo sa amin ang mga kaligtasan. Sa pangalan ng Kristo Jesus, ito ang aming kalaman. Amen. Pastor Archie, Ninja, tinanggap ninyo ang gumanap ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa declaration nito. Ang aras ay simbolo ng pagpapahala ng Panginoon na nagbubunod. Ang Panginoon gusto niya holistic na pagpapahala. At ang aras ito ay simbolo ng pagpapala ng Panginoon. At kung paano kayo pinapagsasan ng Panginoon, kung hindi sa laman, ay isa lang tayo. Ang inyong mga opportunities to earn, mga income, pinapagsasan ng Panginoon. Kaya kung ano naman nagiging kasyari, kung sino man ang makakabit, ng million-million, ay mabahala kayo kung sino man ang magaling ng muslim, ng plan, ng budget. Pero mahalaga na yaman ito, galing sa Panginoon. Para kayaman na kayo ng Panginoon.
kapamilyuhan na ipinagkalog sa akin ng Republika ng Pilipinas at ng simbahan. Ikaw, Arvin Villawan, at Angel May ay aking pinapangiyak na kayo ay mag-asawa na. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyong dalawa at mamuhay kayo sa kanyang pagpapala at pagmamahal. Sa kaunang ng pagkakataon po, ay ating pumulang lang ang bagong kasal. Palakpakan po natin at malugod, masigabong ibigay po natin na ating pagtangga ang biyaya at grasya ng Panginoon sa mga kanila. At ngayon din, ay sa kaunang ng pagkakataon din, in public, ay inyong patunayan ang isang napakatamis na kapahayagan ng inyong pagmamahal. Pastor RJ, kailangan tanggalin mo muna ito. Teka muna. Kamabadali. Parating tayo dyan. Isa pa hong palakpa. Parang mahina hong yata. Nakasal pa hong natin. You will now kiss the bride. Meron ba kayong nakita? RJ, sabi ko, you may now kiss the bride. Kanina, RJ, natinig kita eh. Hindi ako magkakamali. Sabi mo kanina kay Pastor Frame, dahil alam niya si Pastor Frame ang mag-a-handle ng last part niya. Sabi niya, Pastor Frame, pakiusap, pwede bang ulit-ulitin ang kiss? Ngayon, ito yun. Request granted. Come on! Samantalay muna. Isa pa natin palakpakan ang bagong kasal. Ngayon po, lalako po tayo sa picture taking at mauna po muna yung pong mga nag-appreciate po ng ating kasal, Pastor Art and Pastor Payne. Makakaupo po muna tayong lahat. At maaari pong mag-ready yung parents po ng bride. Serenato Guramen and Angelita Guramen. Nandito kasi yung well. Yung pabadaan. Paano yan? Paano yan?